Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay. Sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan, at mga ka-ride on sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao, ng pamamahalaban ng Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers, migrated families, ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang napakahalagang gawain sa araw na ito. Episode 763 ng Ride On Ministry para po sa ating Divine Worship Service nitong Good Friday, pagtalakay ka sa pitong wika ng ating Panginoon na sa Kristo, the seven last words of Jesus Christ on the cross. Kaya handa po natin ang ating mga puso at buhay at magsilabat tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Lord, prepare me to be a sanctuary. Holy, tried and true, with thanksgiving I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary. Sa lahat. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo upang ikaw, Panginoon, ay aming purihin, sambahin, pasalamatan, at pakinggan muli ang iyong mga salita. Ika'y napako sa cross, sa bundok ng Kalbaryo, matagal ng panahon ang nakalipas. Pangunahan niyo kami, Panginoon Diyos, gabayan, pagpalain. Maarok namin, Panginoon, nais mo na ibabalid sa amin. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, lahat po ng mga churches na nagkakaroon ng gawain na ito, bagaman ang mga iba, Panginoon, ay natapos na kaninang umaga. Ganun pa man, O Diyos, ang Iglesia Cristiana ay hindi nakakalimot upang patuloy na balik-balikan at pagnilay-nilayan muli ang iyong pitong wika. Malubos ka, Panginoon, sa aming buhay. Kami po ay kasihan. Gabayan ng iyong Santong Espiritu. Dulutan niyo rin kami, Panginoon Diyos, na maayos na internet at signal. Lahat, Panginoon, na inialay po namin sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lord, prepare me to be a sanctuary.
and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Ayon sa sinabi ng ating Panginoon sa Kristo mula doon sa Marcos 8:34, kung nais niyong sumunod sa akin, limutin muna ninyo ang ukol sa inyong sarili. Pasanin ang aking krus. Mga kapatid sa Panginoon, ang ating napakahalagang gawain na ito ay sana ay maghatid muli sa atin ng panibagong yugto ng ating buhay na kung saan ay muli natin maitalaga ang ating mga buhay pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At samahan natin ng kanyang iyak, ang kanyang panawagan, ang kanyang habon. Huwag malubos ang Panginoon na ito sa atin upang sa ganon ay talaga naman itong Biyernes Santo na ito ay tunay na ito ay maiton sa ating mga puso at gayon din na kung saan ay mapag-ukulan natin na mismo itong napakahalagang panahon na ito. Awitin po natin ng isang imno ng pamagat dito ay Crown Him with Many Crowns. At awitin natin na taimtim sa banal na presensya ng Panginoon. Kung meron kayong inario, hanapin niyo ito, Crown Him with Many Crowns. Kung meron naman kayong dalawang cellphone, ay pwede niyong i-google, type niyo ang Crown Him with Many Crowns. At yan ay lalabas. Kordero'y putungan sa tanging luklukan, pakinggan ang kalangitan sa pag-aawitan. Gising diwang himlay at siya'y pupurihan. Ang haring walang kapantay, magpakailan pa man. Tagiliran kamay ni Kristo ay masdan. Ang mga sugat niyang taglay, naging karangalan. Matitigan ng mga anghel man, hiwagan ng kaligtasan, pag-ibig niyang taglay. Putungan ang hari ng kapayapaan, naway ang digmaan ay lubusan ng maparang. Ang
kaharian niya'y walang katapusan. Tulad nito'y paraiso ng may kabaguhan. Amen. Tayo po ay dumako sa ating pagtalakay sa pitong wika. Well, ito pong gawain natin ay through the internet. At dito sa amin ay face-to-face din kami sapagkat tatlo kami dito na face-to-face din, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. So, talakayin po natin ang the seven last words of Jesus Christ on the cross. Na ito po ay ginagawa natin tuwing sumasapit ang Good Friday. Kapagkabahagi ng panahon ng Lenten season, at nitong tinatawag natin na Holy Week, na ito ay napakahalaga na pag-celebrate at pagtitika. Hindi lamang sa ito ay holiday, kundi napakahalaga na bawat yugto ng bawat taon. Na ating pong lagi na sinasariwa ang pitong wika ng ating Panginoong Hesukristo. May mga iba na kung saan ay tumatalakay na itong seven last words ni Jesus ay panalangin. At gayon din na ito ay napakahalagang panawagan. Bula sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit ito ay napakahalaga? Dahil ito po yung huling yugto ng buhay ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang human existence, dahil siya ay mamamatay. Habang siya ay nakapako sa krus, nakabilang sa mainit na sinag ng araw. Nasa kabilang dako ay natutuwa naman ang mga nagsilbing kalaban ni Jesus. Ang mga matatanda ng bayan, ang mga Pariseo, mga iskriba, gayon din ang mga pinunong saserdote o pari, mga naturingan na mga relihiyosong tao, pero sila'y hindi lamang kabahagi kundi nanguna sa mismong pagdakip kay Jesus upang siya ay malitis, pinagpasapasahan, pinahirapan ng husto, na buhat-buhat niya ang napakalaking cross na kahoy. At hindi basta-basta ang kwalidad ng
kahoy. Meron din na kabigatan maliban sa ito ay malaki. Niyurakan siya. Binastos siya. Minalit siya. Hindi siya kinilala. Gayun din na kung saan ay marami din na bumaliktad. Mula sa mga sumisigaw, sa panahon ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem at ng kanyang pagpasok sa templo. Pero ng panahon ng kasagsagan ng matinding pinagdaanan ni Jesus hindi man lahat pero karamihan ay sumisigaw din na kung saan ay ipako sa krus. Ipako sa krus si Jesus. Kabaliktaran ng kanilang isinisigaw sa panahon ng triumphal entry of Jesus. Kung sila'y naglatag ng mga balabal at gayon din nagwawagayway ng palaspas dito sa matinding suffering ni Jesus Christ, winagay, sinisigaw ay ipako sa krus bilang kapalit ng isa na kung saan ay nagkasala laban sa Estado. Magpahanggang sa ngayon, mga ka-ride on sa Panginoon, marami pa rin mga tao na hindi kumikilala kay Jesus, yumuyurak sa Kanya, tinatanggihan siya, hindi pinaniniwalaan. May mga nagsasabi, tao lamang siya. May mga nagsasabi, inimbento lamang siya. May mga nagsasabi na siya ay namatay at nanatiling patay. At yan ay nakakalungkot. Hindi lamang sa atin kundi higit sa lahat ay sa panig mismo ng Diyos Ama sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak na walang kasalanan pero ipinago siya, pinahirapan hanggang mamatay. Mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, ang unang wika ng ating Panginoon sa Kristo sa krus, ito ay matatawag na the word of forgiveness, ang wika ng pagpapatawad. Matatandaan natin, mga ka-ride on sa ating Panginoon, na kung saan ang sinasabi doon sa Lucas o Ebanghelyo ayon kay Luke, kabanatang 23, talatang 34 ng pagkakasabi sa King James sa version, "Then said Jesus, forgive them for they know not what they do."
sa wikang nga Tagalog, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Father, forgive them for they know not what they do. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, nakapako si Jesus hirap na hirap. Pero ang nasa kanyang isip at puso ay pagpapatawad. Kaya nga ho, nung naganap itong ilang mga salita, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, na kung saan ay ayon sa kasaysayan mula alas 9 hanggang katanghali ang tapat, na kung saan matid sa Panginoong Diyos ang kanyang unang wika ay kanyang isinigaw. At ito ay may tuturing din na panalangin, pakiusap mismo sa kanyang Ama. Kaya nga ho, this is indeed His word of forgiveness. Pag-ibig pa rin ang siyang nananalaytay sa puso ni Jesus. Hindi niya matiis ang sangkatauhan, lalo na ang mga salarin, mga nagkasala. Pero pagpapatawad pa rin ang kanyang sinusukli. Mga kapatid sa Panginoon, alam mismo ng kanyang Ama ang iniisip ni Jesus, ang ipinapanalangin ni Jesus, ang panawagan mismo ni Jesus. Kung kanya't ito ho ay panawagan din sa bawat isa sa atin. Para ano? Upang makibahagi tayo sa iniisip, sa panalangin at panawagan ng ating Panginoong Diyos, Ama, at gayon din si Jesus. Binigyan tayo ng kamalayan. Mga karaydon sa ating Panginoon, na ang pagpatawad ay ipinagkaloob sa lahat. Sa pamamagitan na mismo ng sakripisyo, paghihirap at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ng kanyang pagpapatawad, di ba tayo ay kanyang tinubos, pinalaya mula sa mga kasalanan, kasamaan, at anumang klase o uri ng paggagapos, maging ang kasinungalingan. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.
Kung ito ay nagawa ni Jesus at patuloy niyang nagagawa ang pagpapatawad, tayo kaya? Kakayanin ba natin magpatawad sa mga hindi kanais-nais na patawarin? Mga nagkulang sa atin, mga nakapanakit sa atin, mga nagbibigay ng sakit ulo sa atin, o sino man na kung saan ay hindi maganda ang pagturing at ginagawa sa atin. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang pagpapatawad na ito ay hindi lamang ang ginawa ng kasalanan. Sa gumawa ng kasalanan, bisabi, pero sa lahat ng estado at langan ng ating buhay, in the church, in the family, in the marketplace, in the workplace, whatsoever, there must always be an open window of forgiving others or one with the other, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Sarap kanya yung magpatawad, mga kapatid, sa Panginoon. Maluwag sa kalooban. Panatag tayo at payapa tayo. Wala tayong alalahanin. Hindi gaya yung hindi ka nagpapatawad, nai-stress ka at nagkakasakit ka, ma-hospital ka pa, at gayon din baka pa yon ang dahilan upang tayo ay umikli ang buhay. Kaya nga ho, tuluran natin si Jesus. Nalipos ang kanyang pagpapatawad. Pangalawa, mga kapatid, sa Panginoon na kanyang wika, na masumpungan natin, same gospel, same chapter, verse 43. Nang pagkakasabi sa King James Version, and Jesus unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. So, magot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Well, mga kapatid, sa Panginoon, ang background dito ay kung si Jesus ipinako sa krus, siya yung nasa gitna. Yung nasa kanan ay isa sa mga salarin at gayon din yung nasa kaliwa ay isa rin sa mga salarin. Ngayon, yung isa dito na kung saan ay matigas ang kanyang ulo, ang kanyang damdamin at gayon din na kung saan ay kinukutya pa si Jesus. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na kung saan ay yung salarin na tumutiya kay Jesus, kung basahin natin yung verse 39 sa sinasabi, ang kanyang mismo na sinabi kay Jesus ay, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati kami. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ano ang naging tugon ng isang salarin na mabuti?
Putin ang kanyang kalooban bagaman siya ay nagkulang nagkasala. Nang kanyang sinabi doon sa isang nakapago na salarin, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinaparusahang tulad niya." Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito, si Jesus ang kanyang tinutumbok, walang ginawang masama. Walang ginawang masama. Mga kapatid sa Panginoon, dito makita po natin ang magkaibang saloobin maging ang karakter ng tao. Mga kapatid sa Panginoon, ang isa mapangutya, pero yung isa, ang kanyang sinabi kay Jesus sa mismo, mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos, "Lord, remember me when thou comest into thy kingdom." Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Kakaiba, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang salarin na ito ng kanyang pakiusap panaghoy kay Jesus ay yung siya ay alalahanin kapag naghahari na si Jesus sa kanyang kaharian mismo. Mga kapatid sa Panginoon, ang salarin na ito, naniniwala siya na si Jesus ay Mesiyas. Naniniwala siya na si Jesus ay hari. Naniniwala siya na mabuting tao si Jesus at walang kasalanan. Naging biktima lamang siya ng mga kinasangkapan ng Diablo upang siya ay madakip, upang siya ay paratangan, upang siya ay idiin, upang siya ay pagpasapasahan na malitis, upang siya ay pahirapan, sapagkat ang kanilang plano talaga ay paslangin ang buhay ni Jesus. Sapagkat sa kanila ay malaking banta si Jesus. Pero praise the Lord, dahil merong mga tao katulad ng salarin na ito na mabuti ang kanyang kalooban, na merong pag-asa na kung saan ay maligtas, merong pag-asa na mabago ang kanyang buhay. At itong kanyang ginawa at pagkilala ay opportunity sa kanya upang maranasan niya ang pagtutubos at pagliligtas ni Jesus at gayon din na makamtan niya ang kanyang kahilingan na, "Jesus, alalahanin mo ako kung ikaw ay nagahari na." This is indeed a manifestation of His concrete
and a sincerest acknowledgement and acceptance unto the Lord that Jesus Christ, pagkatapos na kanyang nakilanmin na siya ay nagkasala, na siya ay makasalanan, na meron siyang naging kahinaan at pinaunlakan naman ng Panginoon ng kanyang kahilingan. Sinasabi ko sa iyo, eka ni Jesus, ngayon di isasama kita sa paraiso. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, kung meron mga katagana kung saan ay sinasabi, today is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. And at the same time, ngayon din ang araw na kung saan ay maari ang sino man na isasama ni Jesus sa kanyang paraiso. Sabagat kung paano si Jesus, gayon din ang Diyos, ay suma sa lahat ng dako, pinakamagapangyarihan sa lahat, pinakamarunong sa lahat. Gayon din ang kanyang kaharian at paraiso, suma sa lahat ng dako. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Sana nga ho, tayong lahat ay ganyan din ng ating spiritual desire and longing unto the Lord. So that the Lord, that Jesus Christ, ay alalahanin tayo. Lalo na kapag nangyayari na iyong kalubusan ng kanyang mandato sa kanyang pagbabalik muli bilang hukom, mga kapatid, sa Diyos na kanyang ipapatupad. Mga kapatid sa Panginoon, ang kanyang pinakananais, a new heaven and a new earth. Makakaray doon sa ating Panginoon. Kaya nga ho, itong pangalawang wika ni Jesus, ito ho ay matatawag. His word of salvation. Ang kanyang wika ng pagliligtas, wika ng kaligtasan na siya lamang ang makagagawa nito. Di ba mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, yung ating sinelebrate na pagtatag ni Jesus ng banalahapunan, paghugas ng paa, merong portion na kung saan sinabi niya, gawin ninyo ito lagi bilang pag-alaala sa akin. Ngayon naman, ang sinasabi ng isang salarin, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Pangatlo na ganyang wika. Makaray doon sa ating Panginoon Diyos na kung saan ito po ay natala sa talatang 26 hanggang 27 ng Ebanghelyo ayon kay Juan, kabanatang 19. Na ang pagkakasabi sa King James sa version, when Jesus therefore saw his mother,
And the disciple is standing by whom he loved. He said unto his mother, Woman, behold thy son. Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour the disciple took her unto his own home. Sa pagkakasabi sa Tagalog, sa woman, ginang narito ang iyong anak. At sa alagad, narito ang iyong ina. Mga kapatid sa Panginoon, iyon ang time na kung saan yung tatlong Maria, kasama si Maria Magdalena, isa pang Maria at gayon din ang ina ni Jesus sa physical na katawan na nasa tabi mismo ng cross na kung saan ay naipako si Jesus. At nandun din nitong isang alagad na si John. Mga kapatid sa ating Panginoon, itong pangatlong wika ni Jesus, ito po ay matatawag. His word of love. Ang kanyang wika ng pag-ibig o pagmamahal. Napaka-importante ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Sabagat dito makikita yung pinaka-concern ni Jesus about the family. Ang mga magulang sa anak, anak sa magulang. Gayun din tayo, hindi lamang mismo yung biological na magulang o kaya ay mga anak, kundi meron tayong mga tinatawag na added extended families. Our neighbors, other families, in the community, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Napakahalaga ito sapagkat ay pinagkatiwala ni Jesus kay John si Maria. Upang na bilang siya isa sa mga disciples ni Jesus o bilang siya ay isang anak. Nararapat lamang na kung saan ay pagmalasakitan si Maria o ang sinumang mga ina to take care and provide kung ano man ang pangangailangan. At gayon din na kung saan ay napakahalaga yung mapagmahal na pag-aaruga na malasakit at paggabay bilang kabahagi ng responsibilidad. Responsibilidad ng mga anak sa kanilang mga magulang. Lalo na po kapag ang mga magulang ay nasa estado na ng pagiging senior citizen. Alam niyo po, ito po ay hamon sa lahat ng mga anak. Mga magulang na kung saan ay minahal, pinalaki, inalagaan,
pinaggaloob ang pangangailangan, pinag-aral, pinatapos upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Kasama na dyan yung pagpapalagi ng naaayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang isa po sa mga nakalulungkot na marami pa rin na mga anak na kung saan ay pagkatapos na pinalaki, binigyan ng magandang buhay, kinakalimutan na ang magulang. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang magulang, napakahalaga yan. Dahil yan ay kaloob ng Panginoon sa pamilya, sa mga anak, na dapat na nirerespeto, minamahal, ginagabayan, tinutulungan, sinusuportahan. At gayon din na kung saan ang mga magulang ay nararapat din na tupdin ang bawat responsibilidad para sa ikabubuti ng mga anak. Gayon din ang sa pamilya. Kaya nga ho, a family that prays together, stays together. A family that prays the Lord together, stays together. Gayon din ang pamilya, ang bawat isa na bumubuo na nagmamahalan sa isa't isa, mananatili na nagmamahalan sa isa't isa. Pero di lamang ang sarili natin mismo na pamilya at mga magulang at mga anak. Kung paano natin minamahal ang Diyos, gayon din na mamahalin din natin ang ating kapwa, gayon din ang iba pang pamilya. Katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili at pagmamahal natin sa ating pamilya na kinabibilangan natin. Because we belong to that universal family of God. Tayo ay pamilya ng Diyos. Tayo ang bumubuo ng kapatiran ng Diyos. At ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo ang siyang pinaka Ama natin, pinaka-magulang natin, at pinaka-source ng lahat ng kailangan natin. Lalo na ang pagpapatawad, ang pagliligtas, ang pagmamahal. Ikaapat, mga kapatid, sa Panginoon na wika ni Jesus. Dahil itong mga sumunod, mga kapatid, sa Panginoon na mga wika, ang tatlong oras, mga kapatid, sa Panginoon na kung saan ay naganap ang kadiliman. Mula katanghali ang tapat hanggang alas tres ng hapon na kung saan ayon sa ating na research ay wala ang iba na kung saan ay naiuulat na mga salita mula sa ating Panginoong Diyos. Pero
Pero ang ating Panginoon ay nagsalita muli na yan ang pinakaapat na kanyang wika na masumpungan natin sa talatang 34 ng Ebanghelyo ayon kay Marcos, kabanatang 15. At ang sinasabi sa King James Version, "And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabatani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me?" Makaride on sa ating Panginoon Diyos. Itong pang-apat na wika ni Jesus ay maituturing na ito ay kanyang wika ng kanyang paghihirap espiritual. His word of spiritual suffering. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ang pagkakasabi sa Tagalog gamismo, Eloi, Eloi, lema sabatani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Well, mga kapatid sa Panginoon, ito po yung pangsiyam na stage ng suffering mismo ni Jesus. Kaya nga ho, itong mismo na sinabi ni Jesus na malakas na isang katanungan, mga kapatid sa Panginoon, sa kanyang mismo. Na Diyos, mga kapatid sa Panginoon, ito ho ay maituturing na tanda ng pinakasukdulan, mga kapatid sa ating Panginoon, ng tindi ng kanyang pinagdadaanan na sufferings. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa isang mundong nawawala. Isang mundong nalilihis. Na hindi tumatalima sa kanya. Ah, kapatid sa Panginoon, yung kanyang sinabi na Eloi, Eloi, lama sabatani, yan po ay mula sa Aramic na salita, mga kapatid sa Panginoon Diyos, na kung saan it indeed that testifies that Jesus Christ experiences about seemingly his separation from God. As the sinner's substitute. Kaya nga ho dito, yung kanyang naranasan na matindi at sukdulang sacrifices ng matinding suffering na kanyang pinagdaanan. Na kung saan ay nagbigay mismo sa kanya ng matinding kalungkutan.
matinding kalumbayan kahapisan. Hapdi at sakit. Ito ay isa sa naranasan ni Jesus na talaga naman masasabi natin na worst experience of Jesus Christ. Sa kanyang pinagdaanan, lalo ng panahon na siya pinako sa krus, siya ay nasugatan. Para sa ating mga paglabag, para sa ating mga kasalanan, at gayon din na kung saan ay mismo na kanyang ibinigay ang kanyang sarili bilang pantubos sa marami, sa lahat. Tingnan natin kung ano sinasabi ng nakatala sa sulat ni Propeta Isaiah. Isaiah chapter 53 verse 5. Na ganito ang pagkakasabi, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Biruin niyo yun, mga karay, doon sa ating Panginoon. Ngayon ang sinasabi doon sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 20, Talatang 28. Ito naman ang sinasabi ni Jesus, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Hindi baling siya yung masaktan, hindi baling siya yung umiyak, hindi baling siya yung maghirap, hindi baling siya yung talaga naman na sinaksak, pinako. Basta tayo ay matubos. Basta tayo ay mapalaya, basta tayo ay maligtas mula sa kasalanan at makapagpanibagong buhay sa poder, piling ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, Jesus Christ dies a forsaken, that we might never be forsaken. Kaya nga ho, yung sinabi ni Jesus dito sa Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Well, that is indeed a quoted, yes, statement from the book of Psalms chapter 22. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, you made that. Kaya nga tayo po ay tinubos ng ating Panginoon sa pamagitan mismo ng kanyang sufferings. Gayon din ang kanyang kamatayan. Wow!
Well, quoted the words from the book of Psalms chapter 22. Mga karay dun sa Panginoong Diyos, indeed, He embraces His suffering. Niyakap niya ang kanyang mga paghihirap. Sa pamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa Ama, with this word as quoted from the book of Psalms chapter 22, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga kapatid sa Panginoon, itong Psalms 22 na ito, mga kapatid sa Panginoong Diyos, that indeed it resolves ang ano? Ang pagtatagumpay. At gayon din ang pag-asa sa pamamagitan ng sufferings at gayon din ang kamatayan ni Jesus Christ. At sa totoo lang, mga karay doon sa Panginoon, dito ay hindi naman akong sanay inabandona ng kanyang ama mismo si Jesus o kaya siya'y pinabayaan. Kundi mismo si Jesus Christ ang siyang personal na nag-abandona sa kanyang sarili mismo sa kanyang ama. Bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan. Gaano kadalas, mga kapatid sa Panginoon, sa ating buhay na kung saan ay nasasabi din natin ang mga katagang iyan. Kung minsan ay bulong, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May mga pagkakataon naman na kung saan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May pagkakataon naman na kung saan ay meron pang kasamang luha, iyak. Sa tindi ng pinagdadaanan at tila baga na kung saan ay pinabayaan tayo ng ating Panginoon. Bagaman sa totoo lang, tayo ang siyang nag-abandona at nagpabaya sa ating Panginoon. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, ang panglima, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na kung saan ay napakahalaga din ng sinasabi ng isa sa mga wika ni Jesus na nakatala sa verse 28 chapter 19 ng Gospel ng John. At ang pagkakasabi sa King James sa version after Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. I thirst. Pagkatapos na alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. Mga kapatid sa Panginoon, ng panglimang wika ni Jesus,
Yan ang kanyang word of physical suffering. Kung kanina, word of spiritual suffering. Ngayon naman, may word of physical suffering. Physical na paghihirap. Sino na ba ang hindi magutom? Sino ba naman ang hindi mauhaw? Sapagkat ang huling kain at inom ni Jesus ay yung kanyang pagtatatag at pagsasagawa ng banalahabunan. Katapos noon, wala na, hindi na siya uminom, hindi na siya kumain. Sapagkat ang sumunod doon ay nangyari, yung siya'y pinagtaksilan. Pinagkanulo. Di nakib siya. Kaya nga po mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, this is indeed a combination ng tinatawag natin na physical na level at gayon din ng banal na level ng pagkauhaw. Well, kailangan natin ng tubig, di po ba? Mas makatatagal tayo sa ating buhay at kalakasan kapag tayo ay merong available na ininom tayo na tubig kaysa doon sa tinapay. Pero mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, pero lahat yan ay kinaya ng Panginoon. Walang pagkakataon na kung saan ay hindi niya kinaya. Lahat yan kinaya niya. 40 days, 40 nights nga ay kinaya niya na mag-fasting. Pero kakaiba naman yon sapagkat walang sufferings na naranasan niya. Pero dito, hindi lamang doble, hindi lamang triple ang gutom at gayon din ng kauhawan. Napakatindi mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Pero merong mas malalim na kung saan na ipinaparating na kauhawan ni Jesus. At yan ay tinatawag natin mga kapatid sa Panginoong Diyos, thirst for souls. Pagkauhaw para sa mga kaluluwa. And at the same time, this is also an in-depth longing of the Lord Jesus Christ for a people like you and me and all of us. To come unto Him always. To come unto Him, to know Him better. And to know Him more and more. To encounter Him, to experiencing Him. To accept Him, to acknowledge Him. And even to love and serve Him to the fullness and steadfastly. Tayo mga kapatid sa Panginoon, gaano kalalim at kadalas na nauhaw tayo kay Jesus. Gaano kadalas at kalalim na tayo po ay nauhaw sa mga salita ng Panginoon. Gaano kadalas na kung saan ay tayo po ay uhaw na magpuri, na magpasalamat, sumamba sa ating Panginoon at gayon din na siya ay paglingkuran. Gaano kadalas na tayo po ay uhaw na uhaw
na atin pong maibahagi ang salita ng Panginoon. Ganon tayo kadalas na kung saan ay uhaw na kung saan ay gamitin ng buhay natin at gayon din ang ating kakayanan, ang ating talento, ang spiritual gifts na kaloob sa atin so that we can contribute impact and spiritual influence into the society at sa anumang dako na kung saan ay maaari tayong kasangkapanin ng ating Panginoon. Mga kapatid sa Diyos, nakapako na si Jesus sa cross, pero nagpapatuloy siya sa kanyang ministeryo, nagpapatuloy siya sa kanyang paglilingkod, nagpapatuloy siya sa kanyang malasakit at pagmamahal. Eh bakit sa tao mahirap na kung saan gawin niya ninanais ng Panginoon? Ni hindi naman siya nakapako sa krus. Bagaman meron din mga iba-ibang klase ng pagkapako. Nakapako sa kasalanan, nakapako sa pagiging makasarili, nakapako sa mga bagay-bagay na nakikita, hindi sa mga hindi nakikita patungkol sa kanya. Kung saan ay pakaraming mga kadahilanan kung bakit hindi niya maibigay ang todo ang kanyang pagkauha kay Jesus. Pang-anim, na wika ni Jesus na kung saan na ito po ay masusumpungan natin. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 19, talatang 30. Ito po ngayon yung pinaka sampung stage ng suffering ni Jesus. Na ganitong pagkakasabi sa King James Version, when Jesus therefore the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyukayup niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Pero mayroon pang salita bago nalagatan siya ng hininga. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, itong ika-anim na wika ni Jesus, may ituturing ito na the triumphal word of Jesus, His word of triumph, ang kanyang wika ng pagtatagumpay. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, gutom na gutom siya. Gayun din na kung saan ay uhaw na uhaw siya. Pero ano yung binigay sa kanya vinegar? Pinasipsip lang. Pero itong nangyari na ito na pagpasipsip sa kanya ng vinegar, eh ang katumbas naman ay yan po ang kaganapan ng propesiya. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, kung basahin natin ang chapter 69 ng Psalms, verse 21, naman diba na sinasabi, sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason, suka at ditubig ang
pinainom. They gave me also gall for my meat, and in my thirst they gave me vinegar to a drink. Ha, kapatid, sa Panginoon, subukan nyo na uminom ng kahit konti lang, uminom ng vinegar na kung saan ay gutom na gutom kayo at pagkatapos ay uhaw na uhaw kayo sa tubig. Ano kayang dating noon? Ano kayang epekto noon sa ating sikmura? Pero yan ay kapahayagan ng kaganapan ng nakasaad sa kasulatan na propesiya. Kaya nga ho, mga kapatid sa Panginoon, ang mga paghihirap ni Jesus Christ at gayon din ang kanyang mga sangkatutak na agonis, purihin natin ang Panginoon sapagkat ang hatid niyan ay ang kanyang pagtubos for this fallen world, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, for this fallen humanity, and for every human being na kung saan ay nahulog sa kadiliman. At gayon din, mga kapatid sa Panginoon, ang kanyang gawa ng kanyang pagliligtas, ng kanyang pagtutubos, na kung saan mismo dito sa kanyang sufferings at kamatayan ay kanyang kinumpleto. Kaya nga itong ika-anim na kanyang wika, ito po ay wika ng pagtatagumpay ni Jesus. At gayon din na kung saan nasa halip na tayo ang magpapasan sa ating mga kasalanan, sa parusa ng ginawa natin na kasalanan, siya ang siyang nagpasan, siya ang nagdala. Sa pamagitan ng kanyang suffering, ng kanyang pagkapako sa krus at kamatayan. At gayon din na kung saan ang kaganapan na yan ay nagpanibukas pa ng alin ng daan sa kaligtasan para sa lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, sa ating paglapit sa Panginoon, sa usapin ng kaligtasan, pagtutubos ng Panginoon, ay wala na ho na kung saan, ay kung ano-ano pang pinagdadaanan, U-turn, left turn, right turn, at gayon din na mayroon pang sub-station, wala nang ganon. Wala na ngayon na kung saan ay dumaan ka muna sa dakong banal, at gayon din ay ikaw muna ay dadalhin ang iyong kasalanan doon sa dakong kabanal-banalan, minsan sa isang taon na dinadala ng punong saserdote na hindi nakikita sapagkat merong tabing sa pagitan ng dakong banal na nakikita ng kongregasyon, at gayon din sa dakong kabanal-banalan na hindi nakikita ng kongregasyon. Nang pumapasok lamang doon ay ang saserdote. Pero dito, mga kapatid sa Panginoon, napunit ng tuluyan ng tabing na nasa pagitan ng tinatawag na dakong banal at dakong kabanal-banalan. Ibig sabihin noon, binuksan ng ating Panginoon ang direkta na pintuan, direkta na daan at direkta na paglapit sa Kanya.
upang maranasan ang personal ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagtutubos. Gayon din na kung saan makakaraya doon sa Panginoon na binayaran na ng ating Panginoon Jesucristo lahat po ng ating mga kautangan para sa ating kasalanan. At ang kanyang ibinayad ay hindi ho staggered, kundi full payment ang ginawa ng ating Panginoon. At gayon din ang kanyang plano ng pagliligtas ay kanya nang itinatag. Well, mga kapatid sa Panginoon, bagaman na sinabi ni Jesus, it is finished, tayo naman. Sa panahon na ito, ay masasabi din ba natin na it is finished? Kaya nga ho, hindi pa dumadating si Jesus. Bagaman narito ang kanyang espiritu. Ngayon sinasabi na malapit na ang kanyang pagbabalik muli, malapit na ang wakas. Pero hindi pa nangyayari. Binibigyan tayo ng Panginoon ng patuloy na kasapatan ng panahon upang sa ganon yung hindi natin nagaganap ay maganap natin sa pangalan ni Jesucristo. Habang tayo ay buhay na buhay ba sa daigdig ito? We have to grab all opportunities for the better good, for God's will, and for accomplishing the mandate of the Lord that Jesus Christ, and live a life in the Lord that Jesus Christ with the fullness of righteousness, holiness, being with Him with His words, and being part of His body, the church, and getting involved in the total ministry and mission outreaches of the church we belong, for the furtherance of the gospel and even for the expansion of His kingdom on earth. Panghuli na kanyang wika, mga kapatid sa ating Panginoon, na natala sa Ebanghelyo ayong kay Lucas, Kabanatang 23 sa talatang 46, na ganito ang sinasabi sa King James Version, and when Jesus had cried with a loud voice, He said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, He gave up the ghost. So, migaw si Jesus ng malakas. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatugubilin ko ang aking espiritu. Pagkatapos na kanyang sabihin niyan, nalagot ang kanyang hininga. Mga kapatid, sa Panginoon ng pangpitong wika ni Jesus sa cross, yan ho ang kanyang wika ng pagtagubilin. His word of acquittal. Mga kapatid, sa Panginoon, itong napakamakabuluhan, makatotohanan, napakahalaga at malwalhati na sandali ng kanyang buhay na kung saan ay naihayag niya ang kanyang pitong wika. Lalo na ang kanyang panghuling winika, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Oh,
Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yan ay nangyari na, mga kapatid sa Panginoon. Dahil tunay nga naman na kung saan ay ang nakalipas ay naganap na. At gayon din ang maliwanag na panghinarap ay nagbukas para sa bawat isa sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga ho, ang pagkapako ni Jesus sa krus, pinaparating sa atin, mga kapatid sa Panginoon Diyos, sa lakbayin na kung saan ay makakatiyak tayo, makakaasa tayo sa pag-asa mula sa Kanya. Makakatiyak tayo na kung saan pananampalataya meron tayo ay mas lalo pa na mapatitibay at mapa-rurubrub na. At gayon din, ang lakbayin natin ay upang sa ganon ay maging maningas pa lalo ang ating pag-ibig sa Kanya. Gayon din sa ating kapwa at gayon din sa ating mga sarili. Ang lakbayin na hatid, mga kapatid sa Diyos, mula sa Kanyang pagkapako sa krus at kamatayan, ang hatid nito sa atin ay ang kapayapaan. Gayon din ang pagkamatawid at gayon din ang kabanalan. At gayon din ang hatid nito ay katagumpayan. At gayon din ang hatid na ito, araw-araw na panawagan sa bawat isa sa atin upang tayo ay tumugon sa mensahe ng Kanyang pitong wika. At gayon din ang Kanyang Great Commission. Hindi lamang upang tayo ay mas lalong magiging matatag sa Kanya, lumagos sa Kanya, kundi upang tayo na kung saan ay ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang ating buhay, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ang ating resources, ang ating panahon, lahat. That in committing all unto the Lord that Jesus Christ that indeed enable us to be used by God in many forms of ministry, servitude, leadership, and so on and so forth. For the glory of the Lord that Jesus Christ, and let us indeed allow these seven last words of the Lord that Jesus Christ on the cross to remain and continuously be instilled in our minds and hearts. And to enable us also to put into practice and to share to others. Mapagpalang Good Friday sa bawat sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Ganyan ay ating pong gawin ng pagkakalog. Sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos, bahagi ng ating
relasyon sa ating Panginoong Kristo at gayon din bahagi ng ating pagiging kabahagi sa katawan ng Panginoon. At ang mga kaloob na ito ay ibigay po natin sa church kung saan tayo po ay kaanin, mga kapatid sa Panginoon, at ating pong nadabang nililikom natin ay awitin natin yung I offer my life. Purihin natin ang Panginoon. Joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my praise to you, giving my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. What could I give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess is this news like given, and that's what we give to you, oh Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Itaas po natin ang ating mga kaloob sa banal na presensya ng Panginoon. Ang awit na ito, O Diyos, ay siyang panalangin namin, Panginoon, sa aming pagkakaloob at pagtatalaga dito sa iyo, Panginoon. For your glory and for the continuing expansion and growth of the church, here, there, and elsewhere, may you continue, O Lord, to bless all churches, all church workers, lay leaders, at gayon din lahat po ng mga kaanib, kasama na Panginoon na pagpalay mo ang kanilang mga kabuhayan at paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin ng pagtatalaga. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord.
Para po sa ating pangwakas na yes, naawitin mga kapatid sa Panginoon mula sa imnaryo. Awitin po natin yung yes, the old rugged cross. At pagkatapos nito ay lumapit tayo para po sa ating panalangin sa pagkakataon na ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Sa burol, yaong cross na tayong ang tunay sa gisag ng kahirapan. Doon si Kristo ay napakot na bayubay. Sa sala ko ay namatay. Ang krus ay aking mamahalin hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krusihain nang sa wakas putong tanggapin. Lumang krus na yaoy nilibat ng madla, may pangakit na pambihira. Langit ng walhati ay iniwang kusa, at sa Kalbaryo ay dinusta. Ang krus ay aking mamahalin hanggang tagong ay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krusihain nang sa wakas putong tanggapin. Krus na nabahiran ang banal na dugo, kaakit-akit ang anyo. Sa iyo namatay at masipayo ang sasala ko ay din. Krus ay aking mamahalin hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krusihain nang sa wakas putong tanggapin. Krus niya ay lagi ng karapat-dapat sa sino mang magtatapat. Sa huli
biyayang kanyang binusilat ay tahanang sakal di lang. Ang kong ay aking hanggang sa tagumpay ko'y namuhin ang buhay sa krusihain. Nang sa wakas putong tanggapin, amen. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. O aming Ama at aming Diyos, maraming maraming salamat po sa iyong di mapantayan na sakripisyo, paghihirap at kamatayan, alang-alang para sa aming lahat, para sa aming kadubusan, ikaliligtas. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli na pinagkalooban mo kami na matalakay. Ang pitong wika mo, Panginoon. Nawa, Panginoong Diyos, Panginoon, na maikintal sa aming mga isipan at puso. Nang ito, Panginoon, ay dumaloy sa aming pamumuhay pang-araw-araw. Upang kami rin, Panginoon, ay magsakripisyo, magdis. Kayanin ng anumang pasagit, pahirap. Mapagtagumpayan namin ang lahat, Panginoon. Matapos namin, Panginoon Diyos, ang mga ipinagagawa mo sa amin. Nawa, Panginoon, ang mga ito ay magsilbing inspiration namin, magsilbing kalakasan namin, magsilbing magbibigay sa amin ng tapang lakas ng loob upang sa buhay na ito ay magpatuloy lamang na sa iyo ay nakaugnay, nakapailalim, na may kababaang loob. Panginoon, ay hayaan po ninyo na kami ay humihingi ng iyong malubos na pangunawa, paglilinis at pagpapatawad sa lahat po ng aming mga nagawa na mga kamalian, kasalanan, Panginoon. Nawa, Panginoon, katulad ng isang salarin, na kami po, Panginoon, ay patuloy mo na inyong alalahanin sa iyong kaharian. Patuloy na kami ingatan, proteksyonan, ligtas, gabayan, pagtagumpayin at matugunan pa lahat ng aming mga pangailangan. Panginoong Diyos, kasama po ng aming pagtatalaga lahat, Panginoon, ng tao sa buong mundo. Ang buong sangkatauhan, ang buong mundo, bawat bansa, bawat mamamayan at lahat, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon Diyos, ay piliin palin ng lahat ang buhay na kaugnay sa iyo. Salamat po, Panginoon Diyos, nasa pamagitan ng iyong mga sugat, sa pamagitan ng kaganapan sa iyo, Panginoon, ay siya namang katubusan namin, kaligtasan namin,
Siya naman katagumpayan namin at siya naman na kagalingan ng bawat isa, lalo na Panginoon sa lahat po na nasa banig ng karamdaman, sino man sila Panginoon sa iba't ibang dako, sa Pilipinas, at gayon din sa iba-ibang mga bansa at gayon din sa buong mundong ito. Panginoong Diyos, kapayapaan para sa buong mundong ito, Panginoong Diyos. Kabanalan, katwiran, Panginoon, para sa iyo. Lahat kami, Panginoon, na inyo pong pagtagumpayin at kasangkapanin na mabisa, O Diyos, na kami, Panginoon, ay maging extension mo sa pamagitan ng aming mga marubdob at matapat na paglilingkod upang patuloy namin na maisiwalat, Panginoon, ang mensahe ng iyong pitong wika. Gayon din, Panginoon, ang mabuting balita ng kaligtasan. Magagawa namin ito, Panginoong Diyos, kung kami, Panginoon, ay patuloy na nakatalaga, nakatagubilin sa iyo. Ang buhay namin, ang panahon namin, ang oras namin, ang resources namin, pamilya namin, skills, talents, spiritual gifts na kaloob mo sa amin, Panginoon. Magkaroon kami, Panginoon, ng impact saan gaman kami lipunan na naroon. Palain, Panginoon, bawat pamilya, magulang, mga anak, anak magulang, at gayon din lahat ng mga pamilya, Panginoon Diyos. Be with us for the whole day, even as we express manifold thanksgiving for all the blessings, concern, compassion, mercy that you are imparting to each one of us every day. Gaya di Panginoon sa mga kapatid na birthday po nila sa araw na ito, Evelyn Campano, Domingo ng Ilagan City, Isabela. Diwa nagbayani, Yaging Yuson na nasa Barcelona, Spain. Jerry Sagabain Jr. ng Tuguegrao City, Cagayan. Lisa De La Rosa Comilla ng Angono, Rizal. Walter Tangonan na nasa Victoria, British Columbia. Amelia Andres at gayon din ang kapatid na Josepha Celestra. More birthdays to come sa bawat buhay nila. With your continuing manifold blessings, victory over all of them, O Lord Jesus Christ. Including good health and wellness that you will provide to each one of them. May they experience you, O Lord Jesus Christ, every day. Bless each family they belong. Hindi lamang sila, Panginoon, kundi lahat po ng may birthday sa lahat ng merong mga special occasion na ito. Lalo tigit, Panginoon, ang okasyon na ito, Panginoon, na aming pagtitika sa inyo. Samahan niyo kami, Panginoon, sa araw-araw, sa mga susunod pang mga gawain. Gayun din, Panginoon, ang celebration ng Easter Sunday nitong darating na linggo. Pagpalain mo, Panginoon, lahat po ng mga churches, anumang denominasyon, ang lahat po ng mga manggagawa na inyong ititindig upang magatid ng mensahe ng buhay at sa lahat po ng mga mananambahan, Panginoon. Higit sa lahat, panibagong mensahe, Panginoon Diyos, magbigay hamon sa bawat isa sa amin. Sa tanging pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, lahat ng ito ay amin pong ipinapanalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa inyong sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadalaan at kapangyarihan mula pa noong una,
at magpakailanman sumaiyo, sumaakin, sumaatin lahat, ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po sa inyong pagigibahagi sa ating pagsamba at pagtalakay ng pitong wika ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong presence. Salamat po sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment at gayon din sa inyong pag-follow sa ating page. At gayon din sa pag-share ninyo ng bawat episode ng Wide On ng Ministry. Araw-araw sinasabi ng Wide On Ministry, kumusta po kayo nitong panahon ng Holy Week? At gayon din akong sana ay God bless and protect us all always through the presence, the power, the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. Together be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Well, ang Ride On Ministry ay magpapatuloy ang kanyang araw-araw na gawain. Bukas, alas 9 ng umaga, ang pagpatuloy ng ating series sa 2 Corinthians at gayon din sa darating na linggo ng gawain ng Ride On Ministry ay alas 4 ng madaling araw, mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang pagdiriwang ng Easter Sunday. Yes. Ito ay sa pamagitan ng ating Facebook account at gayon din na face-to-face sapagkat tatlo kami dito na kung saan ay face-to-face din sa bawat isa, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay ating puntungan ang mga comments na niyo pong ipinarating sa pagkakataon na ito. Yes, kapatid na Leonor de la Cruz Mirales ng Samalbatan, maraming salamat po sa inyong presence, sa inyong comment. Blessed, good Friday po, Bishop Lito, your family and all Ride On families. Maraming salamat po at gayon din po sa inyo lahat dyan. Gayon din ang kanyang added comment, to God be all the glory in Jesus' name. Hallelujah. Winemudyo po ng prayer. Sampat gayon din ang puso. Amen. Yes, glory to God in the highest. How are you, my dear yes, educator Maricel Gadi Tantenko ng Hermosa, Bataan? God bless Gadi Tantenko family. Thank you for your presence. Sa kanyang comment, good Friday afternoon po, Bisya. Salamat po, likewise, na-miss ko po kayo at ang inyong program. Medyo matagal na nawala, ngunit babalik at babalik po ako sa inyo. Patuloy po na pakisama sa inyong prayers ang aking family. Nagkaroon lang po ng ilang problema in the past weeks. Thank you, Lord, sa perpektong tinapos na gawa. Binebuji ng prayer. May the Lord continue to bless the whole family of Gadi Tantenko. Whatever problem you have, yes, at this point in time, especially ito nakalipas na weeks, ay pagkaloob ng Panginoon ng solusyon at gayon din ng maayos na kalusugan at pangangatawan na ipagkaloob sa inyo at katagumpayan ng lahat ng inyong mga ginagawa sa araw-araw. Yes, in Jesus' name, amen. Sa Panginoon, gayon din mula sa kapatid na Luz Pablo
ng may kawayan na Metro Manila, God bless Pablo family. Yes. Purihin natin ang ating Panginoon ng kanyang comment. Amen. Ah, Valenzuela. Yes, Valenzuela, Metro Manila. Yes. With emoji ng prayer. Yes. Thank you for your presence. God bless. Gayun din mula sa kapatid na Teresita Herman ng Baguio City. Well, God bless Herman family. Thank you. Ang kanyang comment. Good Friday, Bishop and family. And to all, Ride On Ministry, keep safe. To everyone, God bless us all. Thank you very much. Ganon din po sa inyo lahat dyan. With everyone, puso prayer. Gayon din mula sa nagkabatid na Milita Celestra ng Talim Island, Binangon, Rizal. Kumusta na? Kumusta rin si Pastor James Celestra? God bless Celestra family. At gayon ang mga pinagkakabala ng Ministeryo Paglilingkod at Pangunguna. Yes. Thank you very much. Ang kanyang comment, emoji po ng Agila, may tatlong stars at meron nakasulat na victory. Yes, victory in Jesus Christ. Added comment mula sa nagkabatid na Teresita Herman. Amen at amen sa Panginoong Diyos. With three emoji ng prayer. Gaya din mula sa kapatid na Milita Celestra, emoji ng panalangin. May star, at meron nakasulat na blessed. At gaya din ang puso kulay pink, na meron nakasulat na amen. Yes, na meron din mga stars. Purihin natin ang Panginoon. Yes, Brother Felipe Satorno. Sa dyan sa bandang Maria Aurora, kumustang pamilya, God bless Saturno family. Ang ganyang comment, blessed good Friday everyone. Thank you very much. Likewise, with two emoji and prayer. Gayun din pala sa kapatid na Amelita Celestra, good Friday Bishop, Lito Ma'am Jean. Titibayat sa lahat ng nanonood po ng Ride On Ministry, muli natin gugunitain ng pagpapakahirap ng ating Panginoon Jesus upang tayo'y matubos sa ating mga kasalanan. At God bless you more and us all. Thank you very much. Likewise, with emoji ng prayer. At gayon din ang kanyang emoji ng puso kulay pink na yakap-yakap. Thank you very much. At gayon din pala sa kapatid na Sheila Marie Angkiliano Kalahi ng Baguio City. Salamat po sa inyong presence. God bless ang Kiliano Kalahi family. Ang kanyang comment, emoji po ng isang dilang. Yes, marami mga puso. At gayon din ang kanyang added comment, have a blessed good Friday everyone. With three emoji ng prayer, puso-puso at gayon din 100. Yes, purihin natin ang Panginoon. Yes, likewise. Gayon din ang emoji, added comment ng kapatid na Milita Celestra, thumbs up. Purihin ang Panginoon, gayon din ang panalangin. Blessed na nakasulat, gayon din mula sa kapatid na Digoriz Berlin Sebastian, na nakabasid dyan sa bandang San Pedro City, Pampanga, Tubong, yes, Bungabong, Nueva Ecija, yes, ang program director ng Pilipinas Kalinga, at gayon na kanyang destino sa Solid for Christ Methodist Church, Santa Rosa, Nueva Ecija. God bless Sebastian family and the ministry and leadership that you're doing every day. Yung kanyang comment, amen. Yes, added comment mula sa kapatid na Leonardo de la Cruz Mirales, isang mangkok na iba-ibang mga prutas na mayroong background na kulay pink, na medyo radish na puso at mayroong nakasulat na love you all. Thank you very much. Likewise. Added comment mula sa kapatid na Teresita Herman, to God be the glory, hallelujah, amen. With emoji po ng tatlong prayer. Emoji din ng mukha ng tao, bilog. Bilog isang mata niya at yung isa ganito at meron lumalabas na puso. Mula sa kapatid na Lord de la Cruz Mirales, purihin natin ang Panginoon. Gaya din added comment mula sa kapatid na Diconis Marin Sebastian. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagliligtas sa ating mga kasalanan. Amen. Gayun din added comment ng ating kapatid na Melita Celestra. Maraming salamat po Bishop sa mensahe ng buhay sa araw ng Good Friday. Welcome, thank you rin, to God be the glory. Yes, with emoji po ng prayer. Mukha ng tao may puso. Mukha ng tao may puso. At gayun din mukha ng tao may puso. At gayun din ang isang mangkok na nakalaman na maraming klase ng prutas na mayroong puso, mayroong nakasulat na love you all. Thank you very much, love you all. Gaya din mo lang sa kapatid na Sheila Marie Angkiliano Kalahi. Yes, emoji ng nananalangin. Gaya din ang added comment ng kapatid na Milita Celestra. Praise the Lord, amen, with three emoji ng prayer.
Digonis, Marlon Sebastian, Alit Kamet. Amen, praise God. Salamat po, Bishop, sa mabiyang mensahe. Welcome to the glory. Thank you rin at ang kanyang added comment. Amen, amen. Gayun din ang kanyang added comment. 6 months po ni Rian de la Cruz. Apo, maraming salamat po, Panginoon Diyos, na kung sana inabot na po ng 6 na buwan nitong si cute, adorable na apo, Rian de la Cruz. Marami pa, Panginoon, at darating na mga buwan, araw-araw at gayon din ang mga taon sa kanyang buhay, Panginoon, na pinagpala sa pamagitan ng iyong pag-iingat, proteksyon at pagliligtas sa kanya. At gayon din, Panginoon, kung saan ang apong ito ay magiging maganda ang kanyang buhay sa darating na panahon, at gayon din katulad ng kanyang mga magulang na kung saan ay sumasampalataya rin at naglilingkod sa iyo. Yes, i-bless mo, Panginoon, ang buong pamilya ng Sebastian, ang buong pamilya ng de la Cruz, at gayon din ang iba pang pamilya ng mga anak at kanilang manugang, Panginoon. In the mighty name of Jesus, ito pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon, at awitin po natin siya ng 6 months. Ano po yun? Sama na rin natin yung awit na ito sa lahat po ng nag-birthday natin pong yes. Happy birthday sa inyong lahat. The birthday sa araw na ito. Happy, happy, happy 6 months. Apo Rian de la Cruz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa inyong lahat, gayon din ang 6 months. Palapakan naman natin ang kapatid na apo, Rian de la Cruz. Siyempre ng buong pamilya at angkan sa kanilang pagdiriwa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Eh, hindi nang ating comment ang ating kapatid na Dikuniz Marlin Sebastian. Salamat sa lahat ng mga naghayag ng salita ng Diyos. 7 wika ng Panginoon. Shout out sa lahat po ng nangaral sa araw na ito, saan man dako, sa buong Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Yes. Shout out sa lahat sa kanila, at God bless you all, at gayon din God bless lahat po ng mga churches. At gayon din lahat po na nanambahan po rin ng Panginoon. God bless you all, sabi ng ating kapatid na Digonis Merlin Sebastian. Thank you, at likewise. Gayon ang kanyang added comment, God bless Ride On Ministry, namiss ko po kayo. Thank you very much, God bless din, at namiss din namin kayo. Po malapat tayo, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, gayon din. Hula sa ating kapatid namin, Amelita Celestra, emoji po ng meron nakasulat na blessings. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise God. Gayun din ang puso na may amen, may star. Mula sa ating Amelita Celestra, at gayun din ang ating kapatid na Vicky Valdez Loyola. Parang kilala kita, yes. Vicky Valdez Loyola, yes. You are from, yes, Talavera. Talavera Nueva Ecija. Nang pangalan ng church nyo na nasa loob, yes. Ay, shalom, ha? Shalom, Methodist Church, yes. Shout out, God bless Loyola family. Yes, miss you, at purihin ng Panginoon, please extend my regards sa inyong pastor, at gayon din sa lahat po ng mga kaanibyan. Hallelujah. Ang kanyang comment, amen. Purihin natin ang pangang gayon din mo lang sa kapatid na Mirita Celeste, added comment na sa mission po, Bishop sa Kinagatan. Yes, ang ating napakasipag na pastora James Celeste. Yes, thank you for that info. With every po ng prayer, mukha ng tamay puso, may puso, may puso at prayer. Yes. Gayun din mula sa kapatid na Amelita Celeste, added comment, meron din po silang huling 7 wika ng ating Panginoon Jesus. Yes, with every po ng 2 prayer, gayun mo ka ng tao, may puso, may puso, may puso. Yes.
Gaydi mo lang, sir kapatid, at ko ni Marilyn Sebastian. Added comment, kahapon po, April 13, birthday po ni Casey at Sanya Gabriela Bayudan. Father and daughter po, yes. Happy birthday. Yes, aming ama at aming Panginoon. Yes, salamat po sa birthday ni Casey. At gayon din ni Sanya Gabriela Bayudan. Ama at daughter. Yes, salamat po sa kanilang buhay na inyo pong ipinagkakalob sa kanila. Na panibagong taon na kung saan ay kanilang lalakbayin. And more 365 days per year na darating pa sa buhay ng Casey at Sanya Gabriela Bayudan. Ingatan mo sila lagi, Panginoon. Gawaran po, O Diyos, na maayos sa kalusugan at pangatawan. Tulungan mo sila, Panginoon, na magtagumpay po sa lahat po ng larangan ng kanilang mga buhay, Panginoon. Matugunan ang kanilang mga pangailan po sa araw-araw. Ikaw ang siyang higit na pangunahin ng kanilang buhay. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo, Bayudan Family, in Jesus' name. Amen at amen sa Panginoon at awitan natin itong yes, manugang ng Digonisa Marlene Sebastian at gayon din ang kanyang apo. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Casey at Sanya Gabriel Bayudan. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday sa inyong dalawa. Palapakan naman natin si Casey at gayon din si Sanya Gabriel Bayudan. Yes, ito naman natin kanilang pamilyang kinabibilangan. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga comments sa inyo pong iparating sa impira ng Wildon Ministry. Salamat din sa bawat isa na kung saan nakabahagi. Yes, Tita Cruz San Navarro, dyan sa bandang Balanga City. Yes, Bataan, God bless Navarro family. At gayon din ng ating kapatid na yes, purihin natin ng mga iba pa na kung saan din natin matukoy kung sino po sila. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magpala, maguna sa kanilang mga buhay sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na at gayon din. Ang mga magko-comment pa at manunod pa after this live streaming, kayo po ay patuloy na kataupang pala ang Panginoon at ingatan kayo sa araw-araw. Purihin natin ang Panginoon, ibinabalik natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapalang po sa bati sa ating mula episode 763 tungo sa maraming episode. Natin pong harapin mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 na umaga, samantalang araw po ng Linggo ay alas 10 ng umaga, pero sa darating na Linggo ay alas 4 ng madaling araw. Gayun ang added comment natin kapatid, natin ko ni Marilyn Sebastian. God bless po. Thank you very much. God bless din. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At maraming maraming salamat, O Lord. At gabayin mo kami, Panginoon, sa remaining hours sa hapong ito at gayun din sa aming paghimlay sa buong magdamag ng kami makapahinga at makaregain ng lakas at magising kami, Panginoon, na maluwalhati sa darating na bukas upang makapagpatuloy, Panginoon, sa aming pagtitika at gayon din sa aming pag-ugnay sa inyo, Panginoon. Yes, puri natin ang Panginoon at binabalik natin ang papuri sa ating Panginoon Diyos at babay po sa body sa atin at sa muling pagkikita, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, babay.